pinigin ka man lang or wala, wala talaga. Kumbaga wala mas tawag. Sabi ko wala. Nga. Ano wala? Diba? Pero kung totoo siya, magkakatanong na yun kasi mabait siya eh. Walang bisyo. Responsable. Diba? Pero yung feelings ko is talagang walang-wala eh. Diba? Kasi sinabi ko sa kanya na, irita ako minsan tumatawag siya. Ano? Kumusta ka na? Ito yung ex ko na kaklase ko. Ito yung asawa niya. Busy ako. Ayan, nag-i-stalk ng ex. Pag-uwama yung ex ko pala niya. Ayan, nagmamahalan ba sila? O, tingnan nyo. Asawa niya. Alam, grabe. Parang anak naman yan na niya. Matanda. Ahit ako sa kanya ng 4 years. Ang ex guy. Kaklase ko nga kasi nga irregular ako. Sige. Uy, magsiuwian na tayo. 7:30 na. Hindi pa matapos eh. Di ba, nag-uwama yung ex ko. Tapos si ano, yung isa. Grabe kasi, paki-flip, paki-flip. Ay, no! Paki-flip dyan, yung ex. What? Tapos hanggang ngayon, hanggang ngayon, hindi na siya nag-message, hindi na rin siya tumatawag. Minsan lang, namumusta siya. Kumusta ka na, hindi ka na nag-chat-chat ka, sabi niya sa akin. Sabi ko naman, bakit naman ako mag-chat-chat? Sabi ko naman, minsan pagka mainit siguro ang ulo ko. Oo. Sinasagot ko siya ng, bakit naman ako mag-chat-chat? Ganun ako din minsan. Pagka ano, sabi ko hindi ako minsan. Itong mga babies niya, malalaki na rin ba na? Isang ex lang. Sinasabi ko na lang. Ito ang asawa nga niya. Ngayong isa, okay. Doon na lang tayo sa message. Mas madali nga natin. Dalihan natin kasi ano na. Dalihan mo, meron pag 30 minutes. May 30 minutes pa. Tuloy mo. Wala na. Tuloy mo na yung punto. So guys, hanggang ganun na. Ayoko na, hanggang friend-friend lang, okay, friend. Pero ang tanong, ba't ka na punta dun sa naging asawa mo? Eh kasi noon, siyempre, malakas ang appeal niya, yun. Malakas ang appeal ng asawa mo? Oo, hindi naman siya, hindi naman siya gwapo. Tutusin, wala naman talaga akong dapat na anuin sa asawa ko eh. Kumbaga parang yung feelings ko lang kasi pero, yung sinunod ito ko, yung puso ko, yung isip ko, wala, as in wala. Eh, alam mo na, Maricar, kung anong nararamdaman ko, kaya huwag ka magtanong. Grabe, no? Pero sa totoo lang, ganun talaga yung asawa ko, no? Napaka, lahat na ng klase ng... Pero mas gwapo yung present. But then, di ba? You know, nasa process na. Nasa process naman yan, eh, di ba? Pinag-prepare ko naman yung mga bago ay, hindi. Mas gwapo talaga siya. Hindi o, di ba? Di ba mas gwapo naman siya sa anak niya? Hindi pa naman siya sa magdaan. Maganan, oo. Ayan mo na. Basta M na yan. M. Ewan M, ha? Huwag na. M. Huwag na pa ako sa kanya, be. Grabe. May apam siya, guys. Apam. Sana all may apam. Shout out sa asawa ko. Binlock ko siya kasi. Grabe naman siya kasi. Asawa binlock, guys. Oo, kasi nakaka-stress. Shout out kay Elmer. Dito si Marika, umiiyak na. Ay, hindi na ako umiiyak. Shout out sa asawa niya, si Elmer. Grabe. Alam mo, inano ko yan, binak ko kasi nga makulit kung ano-ano yung sinasabi niya ng blackmail. Tapos sinasabi niya na meron daw akong lalaki dito sa Hong Kong. Kasi kaya hindi na ako umiiyak. Pero buti, hindi kanya sinabi yan. Bakit ka magigilty kung wala naman talaga? Hindi naman ako nagigilty. Alam mo ba, kumbaga umiiwas lang ako. Kasi masasagot ko yan eh. Masasagot ko yan pagka hindi ko na-control ang sarili ko. Siyempre masasagot ko yan. Mahulog mag-aaway kayo. At saka siyempre nasasaktan din ako. Alam mo, nakakatawa din yung mga message niya. Kasi alam mo na yung walang katotohanan yung mga sinasabi niya. No? Matatawa ka na lang. Pero ako kasi kapag bago ako matulog ganun. Nasasaktan din pala po. At the at last, nasasaktan din ako. Kaya yun, umiiyak ako. Nai-stress ako. Siyempre, masakit yung mga binibintang niya sa akin. Eh, alam ko naman na siya yung may gawa. Diba? Masakit yun. Balik ka nga. Oo, kaya. Tapos, alam ko yung matagal na kaya akong hindi nagsiselos, no? Kasi, kasi simula na patunayan ko na ganun pala yung ginagawa niya. Na makayad siya. Ba, eh. At saka may mga iniistok, nag-iistok pa nga yan ako. Paano naman nakakalala?
nakarating sa'yo, so may nagsabi na ganyan, ng babae, hindi. Yung mismong naano ko, nahuli ko siya kasi tinawagan ko siya, ni-record ko siya. Ni-record ko. Tinawagan ko sa number niya, then ni-record ko na yun. Alam mo, marami kayong mga kaibigan niya ang pinag-aanon ko. Ha? Paano ni-record? Pwede, nandiyan yan, pag kinol mo siya, nandiyan yan sa record. Anong na-unsaksiyan sa record? Ano doon, nag-ano siya, nababayad siya ng babae. Nababayad siya ng babae. Siya ang nagsabi mismo? Oo, siya mismo. Magkano ang bayad ko? Sabi ko, ah, narinig mo? Oo, pumunta siya sa bar, sabi niya, magkano ang babayad ko? Sabi niya sa akin daw, sabi niya sa babae, 1,000 sa ng babae. Sabi naman ang asawa ko, ha? So, hindi niya napatay ang cellphone? Hindi niya napatay, binulsa niya. Siyempre, sa kalasingan niya, hindi niya lang. Alam mo, ano pa rin siya, maswerte siya kasi rinotaktahan pa rin siya ni Lord kasi hindi ko na marinig yung pag-ano nilang dalawang babae kasi naubusan na ako ng load. Imagine, 12 o'clock lang, sinusilusilong tinatawagan ko na mga kaibigan ko para mga kaloko ko para gusto kong kabulin yung ano nila pero wala mo. O, diba? Sinadyarin yung Lord para kasi hindi mo marinig, masasaktan ka lang. Para tama din yun. Para alam ko yung ginagawa niya. Kasi kung saan-saan ako nag-ano sa mga kaibigan niya, minimessage ko yung mga kaibigan niya kung saan siya, ano ko siya ulis, ulan ko ulan. Pero ang sinasabi niya lang sa akin, wala siyang babae. God knows, wala siyang babae. Pero, ang bisyo lang daw niya, inom at saka sugal. Yun na yun. Yun yung sinasabi niya. Hindi siya umaano na ganun ang ginagawa niya na may babae. Pero before that, marami ng mga babae na kinanigin niya, marami na kung sino-sino. Saan ka nung tanay? Hindi ko pa nakita yung picture ng asawa mo. Nandiyan na maya, ipapasa ko sa'yo. And then, ano, nanginginig na ako, grabe! Grabe na to guys, tulog na to. Nanginginig ako, itulay mo lang. Nanginginig lang ako sa lamig, grabe na lamig. Dito kami sa tabing dagat. Time love yan eh, si Marika. Hindi naman, alam ko naman control. Parang normal na lang din ngayon. Kaya, yun lang talagang it takes, ano, takes time to pray until something happen. Pray until something happen and then you need to pray earnestly. Yun yung binigay din sa akin ni Lord na parang pagsubok sa buhay ko para ako'y patuloy na lalapit sa kanya ganun. Diba? Kasi sinukat ka na rin, diba? It's useless naman kung ang buhay natin na parang wala lang, parang wala kang pagsubok sa buhay. Yan din yung minsan ba yan? Ano pa, alien? Diba? Diba ko, sa tanggap ko lang. Kumbaga, broad na ngayon ang aking pag-iisip ba? Ay, hindi na rin ako nagseselos. Pero meron lang time na nakakaramdam din ako ng selos. Kasi kung nag-browse ako sa Facebook niya, yung mga nagla-like, yung isa-isang like lang, ay, Diyos ko! Tapos in-stop ko yung mga picture niya kapag may nagla-like. Ay, pag yung pinipicture ng mga babae na inaano ko na kaibigan niya. Oh, pag pinupusuhan niya yan. Ay, sigurado. Kaba-kaba. Sabi ko. At si-selos ka na. Oo, nasa-selos ako. Nasasaktan ako. Pero meron naman akong prayer. Sabi ko na, Lord, please. Ayun ko na, if possible, please come on. Huwag naman na sana siyang gagawin. Siya yung gumagawa ng ano eh. Di ba wala naman akong ginagawa, pero siya yung palaging para, yung gawain niya, binabalitag niya sa akin. Di ba? Nakaka-stress din yun, di ba? Oo. May kakilala din akong ganyan din. Nakaka-stress din yun. Tapos, kaya ngayon, binlock ko na muna siya. Dati ang ginagawa ko, black, unblock, black. Asawa, binlock. Black, unblock, black, unblock. Pero ngayon, 27 nung binlock ko siya. 28, 29, 30. Wala, 4 days na. 4 days pa lang pala. 4 days pa lang pala, guys. 4 days pa lang. Wala ko naman nakailang taon na. Ay, wag naman. Mapalagay mo, ay, sa pakaramdam mo, ano kaya nararamdaman ng asawa mo ngayon na binlock mo na siya within 4 days na ngayon? Kasi mag-pride din siya. Mag-pride din siya. Eh kung ngayon binlock ko siya, eh nandiyan naman siya. Eh ikaw, tatanungin ko, eh, ano nararamdaman mo since binlock mo yung asawa mo? Nag-worried niya. Hindi ako nag-worried kasi alam ko naman, ina-ask ko yung Holy Spirit na take full control of my feelings na ano, sabi ko, ayaw ko na stress. Pero may ano,
kanya, di ba yung anak mo, di ba malaki na rin yun? Oh, oo. Hindi. Nag-update ka doon? Hindi na rin ako nag-update sa kanila kasi kapag lagi kong tinatanong, lagi-lagi ko na lang doon. Anong naiirap lagi yung anak ko na kapag tinatanong? Yung anak niya kasi ayaw nila sa tatay niya. Ayaw nila, oo. Kaya wala na. Wala nga kong ginagawa. Ano, basta minsan nag-i-stock na lang. Mutan mo na yun. Tingnan ko na lang yun. Oo, sabi nga niya, papalitan ko na daw. Pero saan ba nakatira yung asawa mo? Sa bahay, bahay ko. Bahay yung mga anak mo? Sa bahay ng tatay ko. Pero dyan lang sa magkadikit yung bahay namin. Sula doon sa bahay. Oo, grabe. Nasobra na natin ng Marites. Anong oras? Ayan, guys. Tapos na namin yung Marites. Meron pa ano? Sige. Tapos, mag-i-end na ba tayo? Ah, hindi pa. Kasi may nalamigla na. Ay, mag-question ka. Mag-i-end pa. Tapos sige, yun na, patuloy mo na yun. Tapos yung asawa ko na, yun na yun, bago lang, nag-distrasya siya ngayon. Huh? Kahapon lang daw. Anong nangyari? Gas-gas lang naman, gas-gas dito. Kasi lasing. Oo. Umalis pa siya sa bahay, 2:30 na siya dumating sa bahay. Saan siya pumunta? Ang babae. Ay, yung drama naman, babae. So, gang sabihin niya lahat-lahat ng ilong. Ay, ang hirap. Minsan, pag nakahiga ako, oo. Pag nakahiga ako, minsan, nasabi ko, ganun yung ginagawa niya. Nag-isip ako, sabi ko, kailangan ko na talaga siguro. Ito kasi, parang nagbibiri na din ako. Ah, syempre, di ba? Oo. Biring-biri pa na din. Kasi, pero kawawa din siya kung hindi siya maisip. Oo. So, siguro, maaari ako yung ginamit ni Lord na instrument para sa kanya. Pero alam mo, ang lagi niya ding isinisisi sa akin na pinaka-hate ko talaga. Yung dahil daw, siya daw ay lasinggero. Lagi mong sinusumbat sa kanya ay sinasabi sa kanya. Hindi. Okay. Okay lang. Kala ko, please. Natatanda ko lang na yung sahod ko. Dahil takot siya. Bigyan mo dumaan kasi. Alam mo. Tagabang pa. Tapos ano na yan. Nawala ako eh. Yung ano. Nandidiri ka na. Oo, nandidiri na ako. Tapos ano. Nandidiri na sa asawa niya. Kasi hindi ko na alam din eh kung paano na. Kung ano pa ba yung ano. Actually, wala naman na akong feelings na ano, pero kailangan kasi natin mag-obey. Mm-hmm. Kasi merong revelation ng Lord sa akin, mm-hmm. kailangan mag-comply, di ba? Si Lord na lang yan ang bahala na gagawin. Kaparaanin na babaguhin siya mm-hmm. perfect times. Wala namang emphasis sa gusto. So, kung magbago siya, well and good. Papakasalan ko maya ah! Papakasalan mo ulit. Magre-renewing of vows kami kung magbabago yung asa. Yun yung ano, yung desire ng puso. Dati. Tapos, ganun. Magre-renew kami ng vows. Kung magbago, totally magbago. Diba napakasarap yung pinag-pray mo tapos totally magbago na siya. Kasi marami namang ganyan eh naging drug addict. Dati-dati, drug addict, babaero, sugalero, lahat-lahat ng klase ng vision meron sa kanya. Nung nakakilala na siya sa Diyos, nagbago na siya. Maraming ganyan. Eh, kung yung asawa ko ganyan din, wow, praise the Lord, di ba? Yes, amen! So, magtatapos muna tayo dahil out of time na binaon. Ay, nagubat na. Mag-e-eat na, grabe. So, mag-e-eat na at medyo malayo-layo pa yung uwi. Alright guys, salamat. Bye-bye. Thank you. Thank you, guys. Thank you for listening. Thank you.